Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Jesus, sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, dumating tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat na iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at mapagpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang buhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang, tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasisiphayo?
may nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat mawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahog. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat siyang bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas na Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo na po ang lahat. Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi ito naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman sila magtanong sa kaniya. Dumating sila sa Kapernaum, at nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una,
ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, Twitter at sa YouTube. Sa umagang ito, tayo tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kaniya. At sa paglilingkod, narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Sira, pag ikaw ay naglingkod, humanda ka. Ano ang sabi? Tatagan mo ang iyong sarili. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Titiisin mo ang maraming hirap at pagsubok. Kaya pagdating sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na siya'y kailangan mamatay, maghirap, magdusa, sapagkat siya ang tunay na lingkod ng Ama. Ibibigay niya ang lahat sa Ama, ang buong sarili niya. Kaya ngayon, sabi niya, ang kanyang kamatayan. Ngunit sabi rin sa unang pagbasa sa aklat ng Sirak, ang sinumang naglilingkod ay pinakikinggan ng Diyos. Ang sinumang naglilingkod sa Diyos, tumatawag sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng lakas. Ang maglingkod tulad ni Kristo na nag-alay ng kanyang sarili, tinanggap niya na ang kanyang paglilingkod ay mababatbat ng hirap. Kaya dun sa mga naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa kapwa, maging sa gobyerno, tinawag tayo magsakripisyo. Hindi madaling maglingkod. Maraming maninira sa simbahan lang, wala nga tayong mga sweldo na naglilingkod. Pero napakaraming marites, napakaraming tolites. Alam niyo ba yung tolites? Tol anulates. Ano yung marites? Mare anulates. Ang dami niyan. Kaya huwag niyong iisipin na pag ikay naglingkod, ay hindi ka susubukan ng mga pagkakataon. Akala ng iba, pag naglingkod ka, smooth sailing. Akala ng iba, pag naglingkod ka, maayos, mababait ang kasama mo. Hindi po. Anong sabi ng Diyos ngayon? Sa aklat ng propeta Sirak, magpakatatag ka. Ihanda mo ang sarili mo pag maglilingkod ka sa akin. Pero huwag kang bibitiw dahil walang naglingkod sa akin na hindi ko binigyan ng biyaya. Lahat ng naglingkod sa akin na hindi ko pinabayaan. Isang katotohanan yun na marami man tayo maging pagsubok at pagpatuloy tayo nakahawak kay Kristo, makakayanan natin ang lahat. Ikaw, bakit ka naririto? Hindi ba ikaw ang senyales ng nakayanan mo ang marami? Hindi ba marami ka rin luha? Eh bakit nandito ka? Sapagkat hindi ka bumitiw kay Kristo. Di mo man alam kung minsan kung paano kumapit. Yaon lang hindi ka nag-isip na masama't gumanti. Yaon lang nagdasal ka, kumakapit ka na sa Kanya. Sino sa atin dito? Kayo, karamihan sa atin. Dami nating luha, dami nating hirap, nagpakabuti, naging tapat ka, niloko, dinaya ka. Pero bakit nandito ka? Buhay ka, malakas ka, dahil hindi ka bumitiw. Sinabi naman ng Diyos yun sa pamagitan ng propeta Sira.
pag kayo naglingkod, ang paglilingkod po, hindi yun nandito lang sa altar. Ang maglingkod ay gumawa ng tama sa kapwa. Mahalin ang pamilya. Magsakripisyo. Gumawa ng mabuti sa kapwa kahit walang kapalit. Paglilingkod. Kaya mapapansin nyo yung ebanghelyo natin sa bandang baba. Anong sabi ni Jesus? Tumawag ng isang bata. Hindi pa buo ang pananampalataya ng isang bata. Hindi pa niya alam kung anong paglilingkod. Hindi pa siya nakapaglilingkod, sabi natin, ng tunay sa kanyang pamilya. Pero tinawag ni Jesus na maging katulad tayo na isang bata. Ano ba ang bata? Mapagkumbaba. Ano ba ang bata? Masunurin. Ano ba ang bata? Umaasa. Sabi nga ni Pope Francis, the children or the youth is not our future. They are the present. Ang mga bata at kabataan, ang iyong anak, sabi na natin, ay hindi kinabukasan. Sila ay ngayon present. At yung present, pwede mong sabihin regalo. Dahil ano ba Ingles ng regalo? Present. Kaya ang kabataan, sabi ni Pope Francis, is not the future. They are the present. Interpret natin na mas maganda. Sila'y regalo ng Diyos. Ako'y naging bata, ikay naging bata. Tayo'y naging regalo ng Diyos sa magulang natin. Kayo'y may mga anak, ang iba sa inyo rito may asawa. Ang mga anak nyo ay regalo ng Diyos. At pag nakita nating regalo ang bata o kabataan, alam nating ito'y galing sa Diyos, hindi natin sila sasaktan. Ayon sa World Health Organization, 73 million a year ang pinapatay sa ngalan ng aborsyon. Buong daigdig, 73 million. Every day, 200,000 ang nilalaglag na bata. Kaya alam nyo, pasalamat din tayo sa magulang natin. Hindi tayo nilaglag. Pasalamat tayo sa magulang natin. At salamat din sa mga magulang na naririto na kahit kayo dumanas ng hirap, hindi nyo kinitil ang buhay ng mga anak nyo. At sila'y hindi nyo tinawag na kinabukasan. Kundi ano sabi nyo? Regalo ng Diyos. Present. Gift of life. Tawag natin kuminsan pag-birthday natin. Gift of life. Kasi hindi tayo talaga, ang mga bata hindi talaga future. They are the present. Sila yung regalo ng Diyos sa atin. At dahil sila'y regalo ng Diyos sa atin, ano sabi ngayon ni Jesus? Tumawag na isang bata hanggat hindi kayo nagiging katulad nito. Isang regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Yung bata na ano? Mapagkumbaba. Ano yung bata? Masunurin. Ano yung bata? May tiwala at umaasa. Yun tayo. Kaya tayo tinawag ngayon ng Diyos na maglingkod, may pagsubok. Pero pag tayo naglingkod ng tapat, may biyaya. At anong nais ng Diyos sa naglilingkod sa Kanya? Tulad ng isang bata. Anong tulad ng isang bata? Mapagkumbaba. Kaya napakahirap makakita na naglilingkod sa simbahan na mayayabang. Akala mo kung sino? Mga lingkod pa man din tinawag. Akala mo mimiari ng simbahan. Dinanas ko po yan nung hindi pa ako pare. Ang dami ko nakita sa simbahan na tinatawag na lingkod, mga nakaputi, mga naglilingkod sa altar. Pero mayayabang. Hindi ganun ang nais ng Diyos.
Nais niya'y mapagkumbaba. Sumusunod. Ngayon pa rin ako, nakakita na ako na napakaraming sinabing lingkod ng Diyos. Pero lumalaban sa mga pinuno ng simbahan. Pag hindi gusto ang ginawa ng pari nila, lalabanan nila. Nagtanong na ako minsan, meron po ba kayong nakitang kura ninyo, pari ninyo, na tinuruan kayong gumawa ng masama? At kung tinuruan kayong gumawa ng masama, siguro ito ang pagkakataon para siya'y kausapin. Maraming lingkod. Alam niyo, meron ako dating pinalitan na pare. Nasira. Pinapunta ako doon ng obispo at sabi, wala na yung pare doon sa parokya. Umalis nang walang paalam. Awol. Hindi niya nakayanan ang mga marites. Sukdulan yung paninira sa kanyang pagkatao. Hindi niya nakayanan. Umalis. Akong pumalit. Napakahirap na makakita ka. Huwag ng pari lang. Maging kapwa natin sa simbahan. Bakit ba maraming nagbo-born again? Bakit ba marami ang sumasama sa ibang sekta? Hindi dahil magaling sila sa Biblia. Ayon sa pag-aaral, not because they are very good on the Word of God. It's not about they're very good in preaching. It's about the love and belongingness in a particular church. Tayo nagsisimba sa Quiapo. Pinabati mo ba yung katabi mo? Pumasok ka ba rito? Na umupo ka, nakita mo may nandiyan nakaupo, nasabi mo bang good morning? Punta kayo sa born again. Punta kayo sa ibang sekta. Sa pintuan pa lang, sasabihan ka na kagad, good morning, sister. Good afternoon, brother. Pasok po, pasok po. Katoliko, madudukutang ka pa. Katoliko, di mo kilala. Peace be with you lang, kadamot-damutan pa. Kaya tuloy, tignan niyo kung ano nangyayari sa atin. Reported na yan sa halos, paubos, pakunti ng pakunti ang nagsisimba. Tayo lang sa Quiapo ang maraming nagsisimba. Dahil dito, oo nga, hindi lahat nagbabatian, pero tayo laging niyayakap ng Poong Jesus Nazareno. Sa katunayan, siya yung unang bumabati sa atin. Lumalakad lang dyan sa gilid, nakita nyo ng kakamotor. Tinataas ang kamay, binabati na sila ng Nazareno. Pero napakaraming komodidad natin. Malamig ang pagsisimba. Malamig na malamig. Hindi mo maramdaman ang init. Mga magkakasama sa organisasyon, nagsisiraan, nag-aaway-away. Kaya tayo tinawag ng Diyos maging tulad ng isang bata. Mapagkumbaba, masunurin, nagtitiwala sa Ama. Sana ganun tayo. Mamaya may peace be with you. Baka mamaya yung katabi mo, sasabihan mo lang, shh, 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 shh. Hindi mo man lang masabi, peace be with you. And a peace be with you is a prayer. Anong prayer? Lahat tayong naririto, may pinaglalabanan sa buhay, may mga pinagdarasal, may mga nahihirapan, may mga sakit, may mga pagdurusa. Bakit ka nagsasabing peace be with you? Na sa kabila ng hirap na dinaranas mo, kapatid ko, maramdaman mo ang kapayapaan ni Kristo. Maramdaman mo ang kaginhawahan sa ngalan ni Kristo. Kaya peace be with you. Ano maririnig natin madalas? Shh. Yuyuko lang, hindi mo alam kung ano sinasabi. Hindi mo alam kung pinaalis ka sa tabi.
Sabi ko nga kanina sa inyo, pumasok kayo rito. Nakita mo mi nakaupo. Nasabi mo bang good morning sa kanya? Kahit naka-face mask tayo, ang ngiti sumasalamin sa mata natin. Nakbati nyo ba yung katabi nyo? Nasabi mo ba sa kanyang peace be with, mamaya peace be with you. Tulad din kita may problema. Tulad din kita may dinadala. Tulad din kitang nahihirapan. Sa kabila niyan, sumayunawa si Jesus na mapaglabanan mo't makayanan mo ang lahat. Sana mula ngayon, kahit hindi kayo dito nagsisimba, kahit saan kayo pumuntang simbahan, kayo na ang maunang bumati. Maparamdam nyo ang pag-ibig ng Diyos. Kayo na ang unang bumati. Wala pong nawawala kung tayo'y bumabati. Pag sinabi mo sa katabi mong, good morning, mawawalan ka ba ng 50 pesos? Mababawasan ba ang pagkatao mo? Hindi. Madadagdagan ka pa ng biyaya at pagpapala. Amen ba? Amen ba? O sige nga, sabihin niyo sa katabi niyo, good morning with a smile. Yan, kahit saan kayo magsimba, di man kayo suklian ng bati, hindi importante yun. Ang importante, pinaparamdam mo si Kristo, isa kang Kristiyano. Simpleng bati, simpleng ngiti, can change yung tao kuminsang dumaranas ng pagsubok. Siguro nanonood kayo sa Facebook, nakikita nyo doon, tawagin lang brother, tawagin lang sister, umaakap na, sasabihin ganun, ikaw lang ang tumawag niyan, maghapon na ako nakatayo dito, wala man bumabati sa akin. So as we reflect today, we serve the Lord. Maraming pagsubok, pero nandyan ang Panginoon. Maraming hirap, pero kaya natin kasi kasama natin si Jesus Nazareno. Maging tulad tayo na isang bata, mabait, mapagkumbaba, nagtitiwala lagi. Kasangkapan tayo ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sa bawat panalangin natin pong itutugon, basbasan mo iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco at kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali, tahimtim po nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga sariling pasasalamat.
Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod na iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging andog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ano sasabihin nyo? Sasabihin nyo, "Peace be with you." Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Poong Jesus Nazareno, ang Diyos na laging umaagapay sa ating paglilingkod, ang Diyos nating lakas, ang Diyos na hindi tayo iniiwan. Mapalad tayo ngayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lang lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos mo hanapin
at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Bukas po, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kuwaresma. Mamayang hapon, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po rito ng mas pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin bukas sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na kinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa't kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakilat makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalimutan.
kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,